the Logital Philippines. This is the best channel for you. So if you want to learn more about freelancing career, paano magkaroon ng business o paano magkaroon ng career sa freelancing, this is the best place for you. Especially to the G12 Christians na nag-aspire maging freelancer. So ngayon, pag-uusapan natin, isa sa mga the best na nakapagpabago ng mindset ko, especially me, na talagang dinisar ko talaga, which is the best practice para magkaroon talaga ng magandang mindset, magkaroon ng magandang successful mindset, or desire to achieve more is to read books. But I will share today, into this video, ano ba yung mga books talaga na mas lalong nagpa-push sa akin, personally, no, na magbago ng mindset. Especially, I have my family, no, siyempre, lalo na nagkaroon na kami ng pamilya at gumaganda na yung aming mga finance. So, I need to manage well. So that, sabi nga, no, if you will be a good steward on little things, God will bless you in more, in big. Okay, so, I will share to you for today's video, those books na nagpabago sa akin ng mindset talaga. Totally, no? Actually, I up to this time, talagang maraming nagbago and talagang nag-i-improve pa and marami pang improvement yung nangyayari, but it pushes me a lot. So ano yung mga book na yon? So this is the books of Mr. Chinkitan. So this is 1 2 3 4 5 6 7, I believe it's 12 or more than 10 yung mga book na in-avail ko, no, sa kanya. Kasi nga, nung napapanood ko yung mga video niya, nakakatawa. Actually, kung gusto niyong ma-check si Mr. Chinkitan, si Chink Positive, no, you can check the YouTube channel or the sa Facebook, meron din siya. Nakakatawa talaga. But the teaching and yung mga sinishare na talaga is true. So, nung mga binasa ko itong mga buong na ito, yan, Diary ng Pulubi, tapos ko na yan, My Budget, no, yan, pinagsusulatan pa ng anak ko. Yan, My Ipon Diary, and then Always Think Positive. Ito, hindi ko pa to natapos, but I will surely read this one because si Nate malapit nang magkaroon ng kailangan na namin maintindihan, of course. Yan, nabasa ko na rin to, For Richer and Poor, so sa mag-asawa. And then, Chinkitan, that Do Us Part. So, meron pa. Alam ko, iniram yung iba. Pero, nabasa ko na din yung iba. So, ano ba yung benefit ng pagbabasa talaga ng mga book? One of the benefit is, it can change your mindset. So, of course, number one book that can change our mindset is the Bible. So, I see to it also, I do my devotion every day. Because that is the very first thing na kailangan natin gawin as a Christian, to do our devotion, because that is the manual and the love letter of the Lord to us. But additional learnings and additional wisdom is to read more books, especially those author na talagang may nangyari na or meron talaga silang authority to share their knowledge. And about Mr. Chinkitan, no, ang gusto ko talaga sa kanya is he is a Christian. So, siya ay Kristiyano. So, the principle is there. And nung nagkaroon ako ng lalong interest nung nalaman kong siya ay Kristiyano. And then, nakita ko nga yung mga books niya. And then, hindi ako nagdalawang isip. Talaga nag-invest ako sa mga book na to. And after this time, we invest on those books na alam namin na makakapagpalagdag pa ng good mindset and of course success sa buhay namin. So I recommend to read these books, and I thought lagi siyang nagbabundle. So meron siyang mga sales and mga ang ganda, meron pa siyang package ng
how to budget talaga. So, nagamit ko yon at up to this time, nagagamit ko pa everyday. Ang pinaka best practice na na-apply ko ngayon talaga is to tawag dito, isulat yung araw-araw naming gastos, expenses. And then, meron akong monitoring kung magkano yung nagastos ko at pumasok sa amin. And then, especially, namomonitor namin yung lahat ng mga finances namin. So, dun ko siya natutunan. Actually, marami pa, pero the best talaga is to when you read the Bible, when you read books, I mean, you are changing your mindset. Because success starts with the mind. I recommend you to read more books, especially the book of the Bible, no? Because Bible is so a lot of wisdom, and then additional of other books na makakapagbigay sa'yo, boost pa, no, ng wisdom para sa'yo, so that you can have a successful life. So in this video, this is one of the things that linagay ko talaga sa schedule, yung may share ko tong video na to sa inyo na talaga makakapagpa-encourage pa sa inyo na mag-read, more read. Kasi ang totoo nito sa research talaga, lahat, most of the people na na umaasenso at talaga nagiging successful are those people na nagre-read ng books. More books. Marami talaga sila. So, busy to it, I see to it, especially me, pushes myself to read more books. So, in today's video, I hope na na-encourage kita kasi marami pa tayong gustong ma-achieve, no? So, if you want more learnings, kaya nga, sabi nga, when you have more learnings, more knowledge, mas marami kang ma-acquire, mas marami kang magagawa. So, if you want more learnings, you can go to our Facebook page and also in our Instagram posting. Videos are there also. You can watch them. And of course, in our YouTube channel, if hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kasi every week, I want you to have your knowledge, wisdom, and inspiration on how to be successful, especially on your freelancing career. And also, in our spiritual life, and also in your finances. So, that's it for today's video. I hope and I pray na encourage ka this afternoon. Again, you can read these books also, and meron din mga PDF. You can also download those books. Okay, so see you in the next video. You can watch another video that can inspire you and can inform you a lot about freelancing career. Bye! God bless!